Ito pakita ko sa inyo. Ayan. Madalas kapag naglalakad ako, bawal makakita ako ng mga pre-medical check-up, kagaya na rin. Ayan. So, lagi akong nakaabang. May papansin mo, halimbawa, kada lakad ko, ay, meron nakapila. Nasa nito, ano kaya meron doon, saan nakapilang yun? Ay, meron dito, libreng salaben sa mata. Pila ka lang. So, pumipila ako. Tapos, meron dito para matest yung libreng check-up sa dugo. So, nalaman ko sa libre yung aking blood type. Kasi, ang tagal bago. Ito yung mga taong, kailan ba ito? Kailan nga ba ako nagpaano? Matagal na ito eh. Wala lang siyang date. Yun, mapapansin mo, ang taon ko dyan ay 34 lang edad ko dyan. Mapapansin mo, makikita mo dito. So, ngayon kasi ay ngayon 2021. So, mapapansin mo, yung edad ko nakalista pa dito. Tapos, yung blood type, yung aking BP, 110 over 80. Tapos, yung height ko, 5. Nakalagay dito, height ko, 5'5". Nung una kasi, hindi ko kasi alam mo yung height ko eh. Pero, nalaman ko lang na 5'6 ako. Tapos, yung big, yun, blood type ko, type A. Tapos yung sugar ko dito, 80 lang siya eh. Yan, tapos yun dito. Madalas, kapag pag nasa lakad ako, bawa nakita ko ng mga tree planting, yun, inaano ko na, liso ko sa papel. Kasi una, purpose ko doon, nung nakatin ako ng tree planting, andun yung mga tao, mga kabataan. Hindi naman talaga ako kasali dun sa tree planting. Meron kasi silang mga yung pwede kang sumali. So, may mga grupo-grupo dun. Kagaya din sa pag-donate ng dugo. Pag nakita ako sa kanya nun, ay schedule. I-save ko yun sa cellphone ko. Gantong, ito yung may pa-event. Bawa ay Alpha Pi Omega. Halimbawa, example lang yun. Meron silang blood donation. O kaya, Carlos Super Drugs. O kaya ay, Brigada News FM. Ang ginagawa ko, sa mga, halimbawa, yung mga yun nabanggit ko. Pero madalas, yung Red Cross, nagpapaano ng ng blood donation eh. Sa mga iba't ibang mga company. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung sino yung paganap, sa anong venue, anong oras, anong date. Nilista ko na siya sa papel, kundi man sa cellphone ko. Ganun, bawa, merong pre-medical check-up, bumunta ako doon. Kasi gusto ko malaman yung sukat ng mata ko, malabo na ba ang mata ko, yung buto ko, meron na pala akong osteoporosis, tapos nakakingi ako ng libreng gamot, tapos iniipon ko yung gamot na yun. And then, tapos bumibili pa ako ng gamot sa mga generic pharmacy. Tapos pag meron din silang mga libre din silang mga check-up, pumipila pa rin ako. Kasi kaysa gumastos ako ng pera, isa din pa lang ako para makatipid. Tapos siyempre may mga tao nakakita sa akin, anong ginagawa nun? So basta kapila ako ng pila, wala na akong pake kung ano sabihin ng ibang tao. Basta sa akin, ang mahalaga, may napapala ako. Kasi kung wala akong papala, di pa naman ako pipila, diba? So nakakalibre ako ng check-up. Nakikita ko kung ano yung may problema na pala ako sa Nung nagpa-check up ako, doon sa isang medical mission, lahat yata ng sakit meron ako. Tapos nung sabi ko, kinabaduan din ako. Yun din yung nangyari yung sa kakilala kong kapatid ng runner. Yung nagpa-check up siya, ang dami lumabas na negative. Ang dami niyang problema sa katawan niya. Tapos, di kinabaduan siya. Tapos nung nagpa-second opinion siya, positive, wala naman ako sakit nun. So, parang yung nangyaring yun, nangyari din sa akin. So, meron pala akong problema sa buto. Runner naman ako. Siguro, tama din naman kasi yung result kasi sa akin. Kasi nga, una, wala naman vitamins yung katawan ko. Kain lang, tama. Minsan kulang pa nga sa kain. Kaya nasabi ko, may problema ako sa buto. Kaya nga, nakakubana ako. So, maganda rin naman kasi yun. And, kapag may ganun, mga lumalabas sa medical mission, isa din sa yung sa medical mission yung libre bunot. Isa din sa bumubuta ako. Kasi experience ko pag nagpapabunot ako sa center namin, ang magap na yung pila ko. Minsan meron pa palang nakapilang mas nauna pa sa akin. So yun yung pinaka kinainis ko. Tapos minsan
kaysa sa pamilya ko, mas magandang pabunta na talaga ako sa may bahay talaga. So, nakaranas din akong pabunta sa center, tapos nakaranas mas madami yung pabunot ko sa dental. Kasi nga, ha, mas gusto ko na yung wala akong mararamdaman sakit. And then, yun, sumusunod ako sa yung magkano presyo, tapos talagang yun yung naging problema ko, talaga pambayad talaga. So, kaya ang ginagawa ko, pag may medical mission, yun na yung pinupuntahan ko talaga, hinahanap ko. Kaya madalas naglalakad ako. So yun lang, and dito ko na patitapos ang vlog ito. Paalam, and see you the next vlog. Bye!